Hello, good morning. Today is... Ano ba ngayon? Hindi ko alam. Ano ba ngayon? Oh my God. Ito ko si Raven. Hello, Raven. Nasubukan ko siya patulogin eh. Kasi gusto ko mag-breakfast. Mahirap kasi kumain kapag kising siya. Gutom na ako. Breastfeeding si Raven. So, parang lagi niyang hinahanap yung daddy ko. Gusto niya lagi nakasupal-pal. Mahirap din yung journey ng pagiging breastfeeding mom. Yan yung times na gusto mong may times na gusto mong mawala. Ay, hindi naman as in nawala. Break time, ganyan. Mahirap magpa-breastfeed pag magugutom ka. Kasi may topa. Magkakatopa ka. Iwan ko kung ako lang yun. Pero pag gutom ako, parang ayaw ko magpa-breastfeed. Bukod sa parang feeling ko hindi siya nabubusog, naiirita ako. Parang kasing gusto ko na kumain. Tapos, parang lalo akong mas nagugutom kapag dumidede siya sa akin. Ganun. Kaya, mataba ako ngayon. Thanks. Kitang-kita naman sa aking braso. Uy, hindi pa sayan, ha? Yung parang mark na yan. Ano yan? Napaso. Nagluluto kasi ako ng sipag eh. Char. First time ko lang magluto. Ay, hindi naman first time. Ano? Birang-bira ako magluto. Tapos nung nagluto ako, napaso pa ako. Very good, di ba? Ang galing ko talaga. Grabe. Ang nagluluto sa amin, yung asawa ko. Si Mister. Ewan ko. Marunong naman ako magluto. Kasi mas masarap siya magluto. So, hiyang-hiya naman ako sa feeling ko dati, masarap na ako magluto. Pero nung magkaroon mga luto niya, nahiya na ako sa sarili ko. Nahiya na ako sa luto ko. Pero, in fairness naman sa kanya, never siyang nag-judge sa luto ko. Hindi niya sinasabi na ganito, ganyan-ganyan, ganun-ganun-ganun. Basta nagluto ako masarap. Alam mo ba, one time, nagluto ako ng ampalaya. Di, so, hindi naman ako masarap magluto talaga. Tapos, di nagluto ako. Effort yun. Sobrang pait na hindi naman pala dapat laging hinahalo kasi kapag laging hinahalo lalo siyang pumapait. Ayun nangyari, ang pait. Maski ako na mismo nagluto hindi ko makain, pero may mga taong mahilig daw sa ganun na sa mapait. Masarap naman siya kung mahilig ka sa mapait. Wala mo, dumating siya pagod na pagod, gutom na gutom. Hiyang-hiya ako sa kanya nun. Alam mo, kinain niya pa rin. Kasi, luto ko daw yun. Kaya masarap. Ano pa? Pasensya ka na. Pasensya na naman. Pasensya. Tapos sabi naman niya, hindi daw ako dapat naghihingi ng pasensya. Pasensyahan niyo na guys, ang aking mga ano ba yan? Eyeballs. Back to breastfeeding, no? Umiinom din ako ng moringa dati nung mga 8 months siya kasi parang nagkukulang yung supply ng gatas ko feeling ko nagkukulang kasi putol-putol yung tulog niya eh, so feeling ko nagkukulang nga yung supply ng gatas ko, pero hindi naman din pala. So mga breastfeeding nanay, very good, ang tipid. Iwas diarrhea. Ano pa ba? Ano sa'yo yung baby mo? May bonding kayo? Kapoy talaga sa nanay. Sobrang bilib talaga ako sa mga nagpapag-breastfeed. And ganun din naman sa mga kahit yung sa mga working mom. Kasi alam ko naman na kapag naman may pagkakataon gugustuhin din nila na magpa-breastfeed. Pero dahil nga sa tatrabaho sila, hinihingi ng sitwasyon yung
okay lang, magbabattle sila. Depende yan. Ang mga nanay is nagbe-breastfeed man yan or nagbabattle feed, iniisip niyan yung ikabubuti ng anak nila. Hindi nila yan. Walang mas magaling. Kung nagbe-breastfeed ka, hindi ka mas magaling sa nagpo-formula milk. Yung mga nagpo-formula milk naman, kahit gaano rin kamahal ang inyong mga gatas na binibigay sa baby, hindi niya rin yan maiko-compare sa binibigay ng mga mommy na nagbe-breastfeed. Ganun. Kaya, don't judge na lang, di ba? Kung choice niya mag-breastfeed, good. Kung choice mo magpa-battle, dahil yun ang binihingi ng sitwasyon, or talagang yun ang choice mo, okay lang. Anak mo yan, alam mo kung makakabuti sa kanya. Yun. Respeto na lang. Wow, ingay. Ayaw niya akong sasalita. Oh, so yun sa breastfeed opinion ko, no? Lahat tayong mga mommy ay the best. Ang gusto sa ating mga anak. Kaya, no judge na lang. Usapang breastfeeding, yun, no? Imbis na nag-good morning lang ako. Today is October, may gulay, hindi ko alam. 9. It's already 6:49 AM ngayon, umaga. Nag-breakfast pa nga ako. So, guys, thank you. Bye-bye.